Bayang Sagana, makikita sa gitnang bahagi ng Pangasinan. Dito makikita isang natatanging halaman, may bango o aroma na magugustuhan ninuman. Pandaan kung tawagin itong kakaibang halaman kung saan hinango ang pangalan ng bayan, ang bayan ng Mapandan. Sa tulong ng apat na elemento ay pinagpala ang Mapandan sa mga likas na yamang lupa. Yamang lupa na dito pinunla, dito pinagyaman. Isa na rito ang halamang may matamis na katas na kung tawagin ay tubo o unas. Dito iinog ang istorya ng sayaw na inyong matutunghayan. Sa kabukiran, nakamamanghang pagmasdan, mga magsasakang nagtutulungan. Dugo at pawis ang puhunan upang lumago ang mga halaman. Lumipas ang mga oras, tumaan ang mga araw at sinubok ang bayan. Nagdilim ang kalangitan nang dumaluhong ang mga mapinsalang insektong duron o tipaklong kung itura. Sa mga malalagong dahon ng unas, nanginain at nanahan, iniiwang sira-sira at nangamatayan. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang mga taong bayan. Nakaisip sila ng paraan at naitaboy ang mga insektong walang pakundangan. Muling umusbong ang kaligayahan kasabay ng pagtubo ng mga unas sa kabukiran. Napakasayang masilayan ang mga kalalakihang tila nag-aawitan at nagsasayawan gamit ang kagor sa pag-ani nitong likas-yaman. Mga kababaihang umiindayog ang katawan habang may dalang buksot sa ulunan. Dito nagsama at nagdiwang. Heto na ang mga banga, laman ang mga katas ng unas. Pangunahing sangkap sa pagluto ng masarap na kakanin kung tawagin ay patupat at pulitipot na masarap na panghimagas. Sa sobrang tamis at halimuyak ay hindi lamang ang mga tao ang nahalina, pati mga langgam ay hindi magkamayaw. At sa sobrang sarap, lahat ay napapaindak. Salamat sa mga biyaya hatid ng Panginoon at mahal na Inang Maria na patron ng Pangasinan. Kabaluyan, halina't magdiwang, makipista, makiisa at makisayaw sa mga mananayaw ng Pandan Festival! Thank you.
Come on.